Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Dahil sa kabi-kabila pa rin baha sa Pangasinan, may mga pamilyang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Ang ilang eskwelahan, isang linggo ng lubog sa baha. Kaya't nag-aalala na ang mga guro. May unang balita si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Joan! Igan kabila nga sa mga low-lying areas at nasa tabi lamang din ng ilog ang barangay Talibaew. Kaya ganun na lamang itong nararanasang baha dito sa lugar. Ganito ang bubungad sa Talibaew Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. Lubog sa baha ang school canteen. Sa lalim ng baha, nilamon din ito ang gulayan sa paaralan. Itong kanilang grounds na dating parking area at the same time nadadaanan ng mga mag-aaral at mga guro, ngayon hanggang hita ito nga baha na na-experience. 1 week na raw na nararanasan itong baha dito sa lugar at kung tutuusin nga ay humupa na raw ang baha. Kaya naman panalangin nga ng mga guro at mga learners, sana'y wag na raw bumuhos pa itong pag-ulan nang sa ganun nga ay mabilis na mag-subside ang baha. Abala sa paglilinis ng classroom ang grade 1 teacher na si Dulce. Naitaas naman daw lahat ng gamit kaya walang nalubog sa baha. Ang rasot ma'am kasi mayroong pang nilulusutan ng tubig ma'am. Mayroong pang hindi pa nadiki. Low-lying areas kami. 2 taon na ang nakalipas na ipatayo ang bagong gusali ng paaralan. Halos lampastao pa rin ang baha sa ilang bahagi ng barangay Talibaew. Lubog pa rin sa bahang ilang bahay. Hindi na lumikas ang ilang residente at piniling manatili sa 2 palapag ng kanilang bahay. Bangkat balsa ang ginagamit ng mga residente. Hanggang dibdib pa po yung tuwig po namin dito. Hindi kayo umalis? Hindi pa po ma'am. Dahil po yung mga alagang hayop po, yung mga kagamitan na iniwasang malubog sa baha. May improvised na balsang ginawa ang mga residente mula sa trunk o puno ng saging. Sa tuwing may baha sa bakuran, ang ginagawa nga ng karamihan, gumawa nga ng tungtungan na gawa sa kawayan. Nang sa ganun, meron silang madaanan papasok sa bahay. Pero isa raw talaga sa ginagawang diskarte ng mga residente kapag hindi na nagagamit ang pinto, ang baklasin, ang salamin ng bintana upang doon pumasok ng bahay. Sanay na rin po kami na pumasok dyan sa bintana. Pagka wala ng tubig, ialisin ko na, ay babalik ko na. Namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa ilang barangay sa Dagupan City na apektado ng malawakang pagbaha. Isinabay na rin ng City Health Office ang medical mission at pamamahagi ng gamot sa mga evacuee. Ang ginagawa namin ngayon, sa sumasabay kami sa relief distribution, nagbibigay kami ng doxycycline para sa leptospirosis. Sa People's Astrodome, nasa 35 pamilya ang hindi pa makauwi dahil sa baha. Sa Barangay Bacayaw Sur naman, nakasuot ng bota kahit sa loob ng bahay si Aling Filipina dahil sa malalim na baha. Ito po baha, malalim. Matagal na po itong baha. Problema po? Problemang malaki kasi hindi mo alam kung saan kakukuha ng kwan, mga gamit-gamit pag bumaha. Nagsagawa ng malawakang declogging operation ng LGU sa mga drainage system sa lungsod sa gitna ng pagbaha. Mga naipong basura sa drainage ang nakita sa mga drainage kanal. Kailangan daw itong malinis para mabilis ang paghupa ng baha. Igan, panakanakang pag-ulan pa rin ang nararanasan dito sa probinsya ng Pangasinan. Sa ngayon, nasa 5 feet pa ang pinakamalalim na antas ng baha dito sa barangay Talibaew. Abutin pa nga raw ng 1 linggo bago humupa ang baha, depende kung tuloy-tuloy ang pagsikat ng araw. Igan? Maraming salamat, Joan Ponsoy. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.